Happy, nalulungkot ako. Kasi akala ko pa naman, makikita na namin si Mommy. Huwag kang mag-aala, Mamay. Makikita niyo na rin yung Mommy, no? Umay! Bumuka ng bulaklak ng buhay, Happy! Hindi ko kayang iwanan ka. Tika na ako kanina. Mabuti na lang, mabilis akong kumilos. Napalipat ko agad si Shirley bago siya makita ni Justin. Pero believe din naman ako sa'yo, Hillary, ha? Marunong kang maglinis ng kalat mo. Pero bilang honesty is the best policy, aminin naman natin, mas magaling pa rin sa'yo ang pamangkin mo. Abay, talo pa ang detective, ha? Imaginin mo, simula nung magdesisyon siya na ang maghahanap sa nanay niya, oh, ang dami na niya nakukuhang lead. Eh, hindi ko nga alam kung saan siya nakakakuha ng impormasyon na nakukuha niya. Hillary, malakas ang hinala ko. Tinutulungan si Justin ang pamangkin mong multo. Bakit mo naman naisip yan? Anong magagawa naman ng multo? Aba naman, Hillary, baka nakakalimutan mo. Maraming pwedeng gawin ng multo na hindi nalalaman ng tao. Dahil nga, hindi natin sila nakikita. Well, at least ako, nararamdaman ko sila. Eh, ikaw? Pagbalik namin kagabi ni JJ, nakita ko na lang, ganyan na yung bulaklak. Oo nga, Mamay, bumuka na yung bulaklak. Di naman ganyan yun yung nakita natin. Oo nga, ibig sabihin, nabawasan na yung oras ko dito sa lupa. Kailangan natin sabihin kay Kuya Justin yan. Baka mamaya, malantay yung bulaklak. Huwag mo na, Andro. Bumuka pa lang naman yung bulaklak eh. Hindi pa nalalantas. Siguro, may oras pa ako dito sa lupa. Wow! Ang ganda naman ito, Hillary, ha? Mukhang jackpot ka dito. Tsaka, in fairness, Hillary, ang ganda. Ang ganda ngayon ng vibes ko. Gusto ko. Gusto ko itong bago mong opisina kaysa dati. Ay nako, mas maaliwalas to kaysa dati. Eh, kaya nga ako lumipat dito, Mando, eh. Eh kasi, naaalibadbara na ako doon sa dati kong opisina. At saka baka dito, hindi na ako masunda ng multong yun. Taas tayo. Ay, siya nga pala, Mando. Sige. Kamusta na nga pala yung lola mo? Oh. Ang dami ko nang pinadala sa bahay niya, ha? Hindi pa rin ba siya pumapayag? Eto na nga. Eh, ikaw naman kasi. Ha? Unang kita pa lang sa'yo ng lola ko, binwisit mo na siya agad. Ha? Ikaw ang isang taong kilala kong para kang isang bad vibes, ha? Na naglalakad sa kalye. Nakakaloka ka kasi. Eh, Mando, magaling ba talaga yun? Baka naman mamaya, nagpapakahirap lang ako sa wala. Wala ka bang kilalang iba? Baka naman nirereto mo lang yun dahil ka mag-anak mo. Teka naman muna. Oo, ka naman kung manghinala ka sa akin. Ano ka ba naman? Ha? Kahit kanino mo itanong na espiritista dito sa buong Pilipinas. Ha? Yang si Ingkang Tali, nako, kilalang kilala nila yan. Ganun siya kasi ka? Naman! Diyos ko, ito atin-atin lang, ha, Hillary, ha? Ito, hindi naman sa iniyayabang ko to, no? Pero naikwento sa akin ng nanay ko na itong si Ingkang Tali, siya lamang daw ang espiritisang nakakakausap kay kamatayan. Kaya magaling na espiritista, eh. Kaya ba hanggang ngayon, hindi pa rin siya namamayapak? Hoy! Huwag mo naman patayin yung lola ko. Ano ka ba naman? Kailangan pa natin ng tulong niya. Kailangan karirin natin siya. Kailangan natin ng tulong ni Ingkang Tali. Lalo ka na. Kailangan mo siya. Kailangan ko lang makausap si Dr. Villegas. Wala kasi si Mami doon sa sinabi niyang hospital sa akin eh. Sir, on vacation leave po si Doc eh. Eh, hindi niya po sinabi kung kailan siya babalik. Ganun ba? Sige. Pero makikiusap sana ako sa'yo eh. Kung sakaling dumating si Doc, balitaan mo naman ako. Iiwan ko lang ang number ko dito. Ah, sige. Pera naman. Ito. Ah, sige. Salamat. Okay.
Paano yung Conchita? Kilala ko si Dr. Villegas. Isa siya sa mga doktor sa Home for the Aged. Malakas po yung kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ni Mami. Aling Conchita, kailangan ko po ng tulong niyo. Ang sabi niyo po noon, nakita niyo si Mami at si Auntie Hillary na magkausap. Naalala niyo po ba yung pinag-uusapan nila? Masyado na kasing matagal, Justin. Hindi ko na gano'ng maalala. Kahit ano po, baka may maalala pa kayo. Kahit ano pong detalye. Hindi ko narinig ang buong pag-uusap nila. Pero kung tama ang pagkakaalala ko, parang may hinihingi ang Auntie Hillary mo sa mami mo. Hinihingi? Ano po yun? Hindi ko alam. Bago ko malaman, isinara na nila ang pinto. Nakarinig ako ng sigawan sa loob ng kwarto. Parang nagtatalo sila. Pero hindi ko maintindihan. Shirley, kamusta ka naman dito? Bakit niyo ako nilipat? A new environment will be good for your recovery. Magpahinga ka na muna. Eh, asan ang mga anak ko? Sabi niyo nandito sila. Asan sila? Relax. Calm down, Shirley. Hindi. Niloloko niyo ako. Eh, asan ang mga anak ko? Ay, nasundo na namin. Hindi. Hintayin mo na lang ako, okay? Hindi ako naniniwala sa inyo. Asan ang mga anak ko? Asan ang anak ko? Asan ang mga anak ko? Asan ang mga anak ko? Asan ang mga anak ko? It's okay. It's okay. Ayaw ko. Asan ang mga anak ko? Parang awa mo lang sa mga anak. Gigi, ano nangyari? Okay ba? Ano sabi ng doktor? Wala pa rin balita, Ate Momay. Sabi, nagbakasyon daw yung doktor. Alam mo, malakas talaga yung hinala ko na may kinalaman yung doktor doon sa pagkawala ni Mami. Hello, Doc? Kumusta na yung pasyente? O sige, magpapadala ako ng pera dyan. Siguraduhin nyo lang na hindi makakawala yan. Talaga, Ate Momay? Baka si Dr. Villegas yung doktor na yun. Nagtrabaho siya sa Home for the Aged. Sabi ni Aling Conchita sa akin, may hinihingi daw si Auntie Hillary kay Mami nung magkasama pa sila sa Home for the Aged. Ano kaya yun? Hindi ko rin alam, Ate Momay, eh. Pero kailangan natin malaman yun. Pag nalaman natin yun, pwede makatulong yun para sa paghanap natin kay Mami. Baka yun din yung hinahanap ni Ate dito. Alam mo, Ate Momay, malakas talaga yung hinala ko na may kinalaman si Auntie Hillary sa lahat ng nangyayari. Pero hindi natin kailangan magbintang agad.
kailangan natin makakuha ng matibay na ebidensya. Tsaka kailangan natin mag-ingat. Hindi niya pwede malaman na pinaghihinalaan natin siya. Kung may kinalaman man siya sa mga nangyayari, kailangan mahuli natin sa akto. Tama ka, JJ. Oh, Judy. Mrs. Alonso, parang kailangan ko muna mapalamig. Nagtatanong na si Justin tungkol sa akin. Buti na lang hindi ako naabutan sa ospital. Ang kulit talaga ng Justin na yan. Nagwala si Shirley kagabi. And based on my observation, bumabalik na siya sa katinuan niya. Hindi talaga titigil si Justin hanggat hindi niya nakikita si Shirley. Hindi ako makakapayag na magkita sila. Hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng gusto ko, hindi pwedeng mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hilary? Anong balita? May pa rin namin makakita si Shirley. Mag-iisang buwan na natin hinahanap si Shirley. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nakikita. Nakakabahan ako, Hilary. Baka may masamang nangyari kay Shirley. Hindi pwede may masamang nangyari kay Shirley. Kailangan makita natin siya. May lead na kami kung nasa si Shirley Benavides. Nasaan siya? May nakakita sa kanya sa St. Paul Center for Elderly Care. Pero hindi Shirley Benavides ang gamit niyang pangalan. Sigurado ba kayo na siya yun? Siguradong sigurado. Kamukha niya ang Shirley Benavides na hinahanap niya. Carla, may naghahanap sa'yo. Sino? Manok muna kayo, ha? Ate Shirley. Sino ka? Ate Shirley. Ano ba nangyari sa'yo? Matagal na kitang hinahanap. Bigla ka na lang nawala nung matay si Miley. Hinahanap ka ni JJ. Miley? JJ? Hindi mo ba sila naaalala? Mga anak mo sila. Si JJ at si Miley. Yung anak mong namatay sa sunog. Kinuha namin siya mag-alaga ng mga matatanda. At hindi rin namin alam kung ano yung papangalan namin sa kanya. Kaya tinawag na lang namin siyang Carla. Ano nangyari sa kanya? Bakit? Bakit na wala mga alaala niya? Based sa kwento niyo, looks like she suffered from an emotional breakdown dahil sa magkasunod na pagkamatay ng asawa at anak niya. And to cope with the loss of her loved ones. Subconsciously, pinilit niyang kalimutan ang lahat ng sakit na makapagpapaalala sa kanya ng mga ito. Kailangan ko ng tulong mo. Handa ako magbayad kahit gaano kalaki. Naalala ko na, Hilary. Ano nangyari? Si Justin, kamusta siya?
Asan ang anak ko? Okay lang siya, Ate Shirley. Pero nagkailangan sana ako sa'yo. Ano? Sandali lang. Halika, Ate Shirley. Ate, ang Funland, yun ang kailangan ko sa'yo. Gusto ko na ibigay mo na sa akin ang Funland. Hilary, pinamana ni Donnie ang Funland kay Justin. Pwede ka namang bigyan ng shares. Shares? Simula lang mawala ka. Ako na nagpalago ng Funland. Kaya akin ang Funland. Eh, hindi mo pinagdadamot ang Funland sa'yo. Eh, paano ako? Ganun na lang yun? Ako nagpakahirap? Si JJ na makikinabang? Hilary, nasasaktan ako. Ibibigay mo ba sa akin ng Funland ng buong o hindi? Hindi! Sige na. Balik niyo na siya. Ano to? Ano to? Ano to? Ate Shirley, kailangan mo ng tulong. Nababaliw ka na eh. Ano? Hindi ako nababaliw! Hindi ako baliw! Sige na, hindi ako baliw! Dok! Hindi ako baliw! Ano ba? Itawag na ako! Ikaw lang bahala sa kanya. Kumusta na siya? Hindi na kinaya, Mrs. Alonso. Tuloy na siyang bumigay. Eh, kailangan malaman ko sa kanya kung nasa ng last will ni Donnie. I'll be honest with you, Mrs. Alonso. At her state right now, wala kayong makukuhang impormasyon na kailangan niyo sa kanya. Taon ang tiniis ko para lang makuha ang lahat ng gusto ko. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Palapit na ng palapit si Justin kay Shirley. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang pagkikita ng dalawa. Kailangan ko na gumawa ng paraan. Kung totoo ngang si Momay ang nagbibigay ng impormasyon kay Justin, kailangan ko na siyang mapuksa. Kailangan masiguro ko na walang laban sa akin si Justin. Justin? Kumusta ka na, Justin? Ang sabi sa akin ni Miki, nagkaroon na daw kayo ng lead sa paghahanap kay Shirley? Ate, di pa rin po namin nahanap si Mami. Ganun ba? Sorry to hear that, Justin. Eh, ikaw naman kasi, hanap ka pa ng hanap sa Mami mo. Eh, mahirap hanapin. Ang natatago. Sigurado ba kung hindi ako pinagtataguan ni Mami? Alam niyo, Ate, siguro po, mas mahirap hanapin yung taong tinatago. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Sige po, babalik na po sa trabaho ko.